Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo nang awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Ang simula ng aklat ng karunungan. Kayong mga namamahala at may kapangyarihan sa daigdig, mahalin ninyo ang katarungan. Mataimtim ninyong isipin ang Panginoon at taos pusong hanapin siya. Matatagpuan siya ng mga hindi nag-aalinlangan sa kanya. Magpapakita siya sa mga nagtitiwala sa kanya ng lubos. Ang mga baluktot ng isipan ay di makalalapit sa Diyos. Ang sinumang baliw na mga hasubukin siya ay bibiguin ng kanyang walang hanggang kapangyarihan. Ang karunungan ay di papasok sa may masamang kalooban at di mananahan sa pusong alipin ng kasalanan. Ang tunay na nagpapakabanal ay umiiwas sa mga manlilinlang. Lumalayo siya sa lahat ng nagpapahayag ng kahibangan. At di niya matitiis ang anumang pangaapi o paghamak sa katarungan. Ang karunungan ay diwang magaan ang loob sa lahat. Ngunit hindi niya mapapayagang lapastanganin ang Diyos. Sapagkat alam ng Diyos ang ating mga damdamin at isipan. At nadirinig niya ang bawat salita natin. Ang diwa ng Panginoon ay laganap sa buong sanlibutan.
at siya ang nagpapanatili sa lahat ng bagay. Kaya, alam niya ang bawat katagang namumutawi sa labi ng bawat nilalang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat. Batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Di pa ako umiimik. Yaong aking sasabihi, alam mo ng lahat yon. Lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Nagtataka ang sarili't alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain iyang iyong karunungan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu, hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ika'y naroon. Sa siyol ay naroon ka kung doon ako manganganlong. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran, pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit nakapanginilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya
ang bitinan ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat. Kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo, sa maghapon at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, nagsisisi ako, patawarin mo. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ng Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikumorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima ito sa inyo. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo, magsiupo muna po ang lahat. Sinasabi na ang buhay ay maiksi lamang. Sinasabi natin na limitado ang buhay na ito, may hangganan ang buhay natin. No? Kaya ang tanong, mga kapatid, kung maiksi ang buhay ng tao at may hangganan ng buhay, saan mo ginugugol ang iyong oras habang ikaw ay nabubuhay pa dito sa mundo? Saan mo inaaksaya ang iyong oras habang ikaw ay nabubuhay dito sa mundo? Yun bang buhay mo dito sa mundo ay ginugugol mo ba o inaaksaya mo ba upang talikuran ang mga kasalanan na iyong nagawa? Na ikaw bilang isang mananampalataya at deboto ay iniiwasan mong magkasala kasi alam mo na ang buhay ay may hangganan, ang buhay ay limitado, kakapiranggot lamang ang buhay, kaya iiwasan kong magkasala at tatalikdan ko ang kasalanan. Yun bang sinasabi mo ba sa buhay mo na kaya kong magpatawad, kaya kong magmahal, kaya kong umasa, at kung meron mang magsabi sa akin na patawarin mo ako, kaya kong magpatawad sa kanya sapagkat alam ko na ang buhay ay limitado lamang, na ang buhay ay kapiranggot lamang. Hindi ko malalaman na baka bukas wala na ako at baka pagsisihan ko na hindi ko siya pinatawad, na baka pagsisihan ko na hindi ako nagmahal, na baka pagsisihan ko na hindi ako umasa, na baka pagsisihan ko na hindi ko siya minitian, na baka pagsisihan ko na hindi ko siya minahal at hindi ako nagmahal. Sa ating ebanghelyo ngayon, sinabi, kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo at magsabing, nagsisi ako, patawarin mo. Ibig sabihin ito, mga kapatid, kaiksi nga lang ang buhay, kapiranggot nga lamang ang buhay, masaya at maganda na igugol natin ang ating buhay sa pagpapatawad at pagmamahal doon sa ating kapwa. Hindi natin alam yung mga taong humihingi din ng tawad sa atin, baka kinabukasan, mawala na sila, mamatay na sila. Kasi hindi natin alam kung kailan ang hangganan ng buhay. Alam natin na mamamatay tayo, pero hindi natin alam ang oras kung kailan tayo mamamatay. Kaya ang tanong sa atin, maganda at masaya kapag ginugugol natin ang oras natin sa pagpapatawad, iwaksi ang mga kasalanan,
na hindi na tayo malugmok sa pagkakasala at pagmamahal. Sapagkat ang buhay ay limitado. Piliin mong maging masaya. Piliin mong maging magpatawad. Piliin mong magmahal. Na baka kasi pagsisihan mo to balang araw, sana pinili kong ngitian siya. Sana pinili kong maging masaya. Sana pinili kong magpatawad sapagkat alam ko na ang buhay ay kapiranggot lamang, na ang buhay ay limitado lamang, na ang buhay ay manghangganan. Kaya sa ating paniyaya, sa ating Panginoong Hesukristo ngayon, ang mahal na poong Jesus Nazareno, piliin mong magpatawad. Piliin mong magmahal. Kahit na ikaw ay nasaktan, humingi ka sa Diyos ng tulong upang mapatawad mo ang iyong kapwa. Upang mahalin mo ang iyong kapwa. Hindi mo yan kaya kapag wala ang tulong ng Diyos. Hindi mo yan kaya kapag wala ang awa ng Diyos. Hindi mo kayang magpatawad, hindi mo kayang magmahal sa mga taong sinaktan ka kung wala ang tulong ng Diyos. Lumapit ka at humingi ng tulong sa Kanya upang sabihin sa Kanya, Panginoon, pipiliin kong magpatawad, pipiliin kong magmahal, basta tulungan mo lang ako. Kasi bakit ko pinili ito? Kasi alam ko na ang buhay ay kapiranggot lamang, na ang buhay ay maiksi lamang. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, itunuro ng ating guro na ang kahulugan ng pagiging alagad ay ang radikal ng pagtanggi sa kasamaan. Iniaalay natin ang ating mga panalangin ngayon nang may pagpapasyang magsakripisyo upang sundan ang Panginoon. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan naway magwagi sa kanyang pagpupunyaging labanan ang kasamaan sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang Kristiyanong sumasampalataya naway magkaroon ng tapang na magsalita at kumilos laban sa kasamaang sumisira ng ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga pinaging manhid na ng kasalanan, naway hipuin ang Espiritu ng Panginoon upang magbalik loob sila at magbago ng pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga may sakit, naway palakasin sa kanilang dinaranas na pagsubok at maialay nila ang kanilang paghihirap para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang ating mga mahal na yumao, naway akayin sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng matapang na pananampalataya upang maging malakas at matatag kami sa aming paglaban sa kasamaan ng mundong ito. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong ala at tinawag
ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito ay walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, nawin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, ang aming Santo Papa, at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso. Kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas noob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister na katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sin. Jesus, my Savior, my Lord. I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sin. Jesus, my Savior, my Lord. Guide me each day to learn how to love. I am your servant and you are my King. I offer you my heart and my mind. Use me, Lord Jesus, my Lord. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sin. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagan discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog namin ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban namin kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa aming palagi, sa amin palagian. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong karian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Pagbabasbas, sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang panalangin ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob sa natinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.